Ang kwadro alat is my boy sa wakas hindi na nakapagtimpi pa. May matinding banat kay Sam Goodman, Luis Neri at lalo na sa halimaw ng Japan. Kasi Japan lang halimaw na si Naoya Inoue. Inoue, mas lalong bumaba ang ranking ngayon. Nako, bakit kaya? Alexander Usyk at Tyson Fury, nakapagdesisyon na na ikasa ang rematch nila sa Saudi Arabia pa rin. Ito po ang mga nilalaman ng ating kwentuhan. Kaya tara, kwentuhan na! Sam Goodman, ang iwas at atras boy ng bansang Australia, meron ng laban kontra sa taga-Thailand na si Chynoy Woorowoot na undefeated din at may kartada na 25 wins, 15 losses at 1 draw, bagamat walang talo man. Pero lahat ng mga laban niya ay nasa bansang Thailand at halos mga nakalaban niya ay mga hindi rin kilalang mga boksingero. Kaya sa paparating na laban niya kontra kay Goodman, unang best niya itong dadayo at nalaban sa ibang bansa dahil susuungin niya ang balwarte ni Goodman. Biro inyo mga kakwento, si Goodman ay umatras kay Inoue kahit na $1 million na ang fight offer sa kanya pero umatras pa rin. May negosasyon din ginawa ng Team Casimero para si Goodman at Casimero ay magkasagupa pero boy iwas din ito at mas pinili ang Thai boxer. Kaya certified boy atras at boy iwas pa sa isang nakakagulat naman na balita. Itong si Neri ay ibinasura niya ang usaping rumored fight sa pamamagitan nila ni Casimero ngayong darating na buwan sana yun ng Setyembre sa bansang Japan. Pero parang bahag buntot boy din itong si Neri. Dalpati ba naman sa reaksyon niya sa rumored fight ay naging limitado lang ito at napakaikli lang ng sinabi niya na paslang-slang pa na. Kaya ayon nga sa ilan, baka na natatakot ka lang. Dahil kahit na ang plano ni Neri ay hindi nalalaban sa super bantamweight at aakit na ng timbang sa featherweight division para matuloy lang ang Casimero kontra kay Neri. Ang ginawa ng promoter ni Casimero na si Mr. Masayuki ito sa catchweight lang sana maglaban pero binasura pa rin ito ni Neri. Kaya nga ang caption ni Neri sa post na ito na nagsabing na binanatan gagad ng Quadro Lats My Boy na Facebook page at sinabing Neri umiyak na kung nabugbog ka lang masyado ni Inoue. Pag ako makalaban mo, hindi ka na makikilala ng mama mo. At hindi lang yan, dahil sa sinabi ng Quadro Alas It's My Boy na kung alam lang natin ang mga nangyayari sa mga kakalabanin ni Casimero, si Goodman ay tumakbo, si Neri ay umiyak kahit ibinigay na sa kanya ang gusto niya. Kaya ang nasabi na lang ng Quadro Alas ay alam yung mga boss, tune up lang lahat sila sa akin. At ito na ang banat nito kay Inoue na sinabing, kahit si Inoue pag ako nakahanda ng lubos, hulbos sila lahat. Samantala, kung 12 days lang naging number 1 pound for pound king itong si Inoue dahil napalitan agad ito ni Usyk sa pamamagitan ng pagkapanalo niya sa kapwa undefeated noon at kampiyon na si Tyson Fury. Yan naman, medyo minalas nga itong si Inoue dahil sa panahong naging number 1 siya, ilang linggo lang ang lilipas sa iba, papalitan agad siya sa unang pwesto. Dalawang beses na ito nangyari dahil noong nagtagumpay siya kontra kay Stephen Fulton na pinalitan naman siya sa unang pwesto ni Terence Crawford nang tinalo ni Crawford ang kapwa niya kampiyon na walang talo noon na si Errol Spence Jr. At sa ngayon naman, ang boxing scene ay nagbigay na ng kanilang bagong update sa kanilang pound for pound rankings. At ang nangunguna dito mga kakwento ay walang iba kundi si Alexander Usyk pa rin. At ang pangalawa ay itong si Terence Crawford na dahil medyo nagising na ang boxingscene.com na mas bigati ng kalaban ni Crawford kaysa sa kalidad na meron itong suspense kaysa kay Inoue. Kaya si Inoue ngayon ay mas lalo pang bumagsak ang kanyang ranking dahil nasa number 3 na ito. Pero syempre, mataas pa rin ito kakwento na rank dahil pound for pound ranking yata ang ating pinag-uusapan. Kaya more fights always pa sa Japan. Jack Lulubab, balik yang si Inoue sa number 1. Mga kakwento, sa wakas, Fury at Usyk rematch yung December 21 na pero medyo matatagalan pa. Pero ganun pa man, excited pa rin ng mga boxing fans sa rematch nila dahil baka makakabawi na ang masiganting si Fury sa paparating sa pangalawang sagupaan nila. Pero ikaw kakwento, ano naman ang masasabi mo dyan? Si Fury ba ay makakabawi dyan?
At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunod. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo matatapos mga kakwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Garcia Sari, kay kakwentong Thea Pojeda, kay kakwentong Jeff Lugo, kay kakwentong Victor Trimoto, at ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout siya dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan, at abangan nyo lang po ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.